Magandang panahon sa inyo mga ka-tax. Ito po si ETM. Alinsunod po sa mga patakaran ng ating gobyerno. Ang sinasabi po, magtulungan tayo mga Pilipino. Sa parte po ni ETM, willing po akong tulungan yung mga nag-uumpisang mga accountants, bookkeepers at consultants. Lalo na yung mga OFWs kasi yun po yung policy direction ng ating gobyerno para hindi na puro sila umalis sa bansa natin. Bigyan natin sila ng hanap buhay. Kaya nga ang pinopromote ko po ay trabaho at negosyo. Yung negosyo ko, maging negosyo mo. Yung trabaho ko, maging trabaho mo. Yan po yung aking ipinopromote. Isa po akong tax consultant. 30 taon na po ako sa pagpapractice bilang consultants ng napakaraming tao at napakaraming korporasyon. Oo, maraming nag-o-offer ng negosyo sa inyo. Nandiyan yung franchising from 50,000 to 25 million meron ka ng franchise. Pero ano yung binibenta mo doon? Pangalan ng ibang tao, produkto ng ibang tao. Pinakamagandang pangalan, yung pangalan mo. Pinakamagandang produkto, ikaw mismo, yung iyong pagkatao, ang produkto mo. Hanapin mo lang kung ano yung pwede mong maibigay na serbisyo na pakikinabangan ng kapwa mo Pilipino. Meron din pong joint venture. Aba, yung pagsasama-sama ng mga iba't ibang klase ng tao na may iba't ibang klase ng karunungan. Ba, maganda yon. At ako po, ang karunungan ko ay tungkol sa taxation. Sa tax bookkeeping, tax accounting, tax audit, at paghawak po ng mga problema na ibinabato sa atin ng Bureau of Internal Revenue. Sa akin, hindi problema yan. Oportunidad po yan at challenges. Accepted na accepted ko yan. Meron din po namang bago. Ito po yung affiliation o yung affiliating ka, referring o yung networking. Maganda din po yan kasi kailangan natin yung networking sa buhay natin. Mas marami kang kilalang tao, mas marami oportunidad na kumita ka. Ituturo ko po yung limang strategy ko sa marketing pag nagkaroon na po tayo ng pagkikita at pag-iisang kaisipan. Ano po? Sino po ba makikinabang dito? Kayo po. Kayong gustong magkaroon ng decent income. Kayo po makikinabang. Ayaw po natin sa graft and corruption. Ayaw natin dyan. Kasi hindi po uunlad ang bansa kung maraming graft and corruption. Ang aking ino-offer po sa inyo ay tungkol sa batas. Ang batas po ay nagbibigay ng oportunidad. Equal opportunity sa atin. Kaya maraming mayamang yumayaman pa. Kasi marunong silang gumamit ng batas. Ako, marunong din ho akong gumamit ng batas. Sobra ho yung nalalaman ko na sa taxation at umaapaw na nga ho. Gusto ko sana i-share sa inyo. So sharing tayo, profit sharing. Ano ituturo ko sa inyo? Meron po akong orientation sa wealth, protection, and estate planning. Magsama-sama tayo. Turuan ko kayo. Alam mo po sa estate planning, wealth protection. Napapanood nyo naman sa TV yan eh, ang ibinebenta insurance. Ang pinopromote nila, taxes, ma-reduce. Spending, ma-reduce, ma-control. Pero hindi po nila tinuturo, recovery. Paano nyo mare-recover yung nawala? Ituturo ko po sa inyo, yun yung ikatlong sekreto ng wealth protection and estate planning. At, hindi ko kayo pagbebentahin ng insurance. Kung nagbebenta kayo ng insurance, insurance agent kayo, financial advisor kayo, go ahead, magbenta kayo ng insurance. Maganda yan. Ako nga, may insurance ako eh. Ang tawag ko sa insurance ko, wealth creation, hindi wealth protection. Iba ho ang wealth creation sa wealth protection. Ang negosyo ko, wealth protection and estate planning. Ang negosyo ng insurance company is wealth creation. Okay yun, walang problema doon. Pero pag-usapan natin ang benefits niyan, ang insurance, at saka ng disadvantages niyan.
Iniimbitahan ko rin pala yung mga financial advisors, yung mga insurance agent, mga property consultants at saka real estate brokers. Join kayo sa akin. Pinopromote po nila, mag-establish ka ng corporation para ikaw ay makasave sa taxes. Mali. Turo ko sa inyo yung disadvantages, napakaraming disadvantages niyan kaysa sa advantages, yung benefits. Pinopromote din nila po yung asset typing o yung valuation. Isa sa mga technique yan eh, pag asset typing ka o valuation ng asset. Tuturo ko po yan, mga technique natin yan. Meron din po tayong technique para sa donation at may technique tayo sa trust fund. Ginagamit din po yan sa wealth protection and estate planning. Pero yung hindi ginagamit masyado, yung pong receivable technique na ituturo ko po sa inyo. Of course, kapag mayroon pong laman ito, utak nyo, sigurado po yung bulsa nyo, magkakalaman din, yung palad nyo magkakalaman. Kung walang laman ang utak nyo, walang laman ang palad nyo ng pera. Okay? Simple lang po yun eh. Ang binebenta nyo, sarili nyo. Meron naman ako na wala kayo. Ano po yun? Yung karunungan po, yung kaalaman sa wealth protection and estate planning. So, hindi lang sapat na meron kang connection. Hindi lang sapat na meron kang talento. Hindi lang sapat na meron kang knowledge na katulad natin. Ang kailangan po natin ay action. So, magtutulong po tayong dalawa. Pareho tayong a-action para po magkaroon tayo ng decent income. Para po sa mga CPAs, bumagsak sa CPA board exams at sa mga tax bookkeeper na hindi maiangat yung kanilang level ng kanilang pagpa-practice. Iniimbitahan ko kayo na maging tax bookkeeper. Pautangin ko kayo 400,000 pesos worth of knowledge. Tsaka na lang tayo mag-usap kung kailan nyo ako babayaran. Meron po akong study now, pay ATM later plan. I-avail nyo na po. Para po yung bookkeeping nyo hindi mali. Para ho yung inyong bookkeep o books of accounts can stand the scrutiny of the Bureau of Internal Revenue. Learn tax bookkeeping today. Para po sa mga detalye ko, ito po, na-publish ko na sa inyo, makikita po nyo, nakasingit po yan sa mga pinakikita ko sa inyo ngayon. Marami pong salamat at mabuhay po ang mga Pilipino, CPAs, non-CPAs, OFWs. At ikaw lalo ka nakatax. Maten ka ng orientation ko ha. See you later.